Mga bossing, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa CQ2 Barangay Bahay Pare, Candaba, Pampanga. Mag-iistila po kami ng isang stainless steel na 82 gallon na may shallow well pampo na 1 horsepower. Kahapon po, nagbaon po kami ng ating deep well. Yan po yung pong nakatakip ng sako. Kaya po namin tinakpan dahil baka po kasi mamaya hulugan po ng bato o mapaglaruan po ng mga bata. At nag-asinta po muna kami ng aming patungan po ng ating jetmatic at water tank na 82 gallon na 60 by 60. Ang lapad. Medyo mabagong lang po ang balong sa ating kakabitan. Ito naman po ngayon ang ating mga materials. At ang ating Neltex cement. Isang po dito po lumalabas ang ating tubig pag humigot po ang ating tubig. Kung 1 inch diameter po siya, lalagyan po natin ng bushing na 1 by 3/4. Konting Neltex para po sigurado po hindi siya pagkakantik o kakas. And then, dito po sa kanyang humihigo po ang kanyang intake ay 1 inch diameter din po. Lagyan po uli natin siya ng bushing na 1 by 3/4. Mamaya na po natin sila pagliligtan. I-connect lang po natin ang i-connect ang ating mga materials. At mula po dito po sa bushing, lalagyan po natin siya ng nitrate na 3/4 by 4
4 inches po ang haba. At ang ating punti na report. Report po dito, report dito, at report po siya dito. Sa ibabaw po ng ating nikle. After po nun, ang ating plug na report or plug cap na report GI. Kaya po, din natin siya ng patron. And then, lagyan po natin siya na dito po sa palabas na out ng ating motor pump o electric motor pump na Jetmatic. Lagyan po natin ang PVC. PVC pipe kung saan po ito po ay papasok sa ating water tank. PVC 3 port na tinred po namin using po ang aming dice head o pan-thread ng PVC. Pwede ako rin isang buwis pala. Ah, sige. Ganun eh. Yan, play mo ha. Hindi naman naka-pose ha. Naka-play na, yan. Hindi nga. Pose. Oo, yan. Yan, okay, okay. Play. Lumalakad yan yung oras niya. Hayaan mo lang siya lumalakad ang oras. Lagay po natin ngayon ang ating PVC threaded na tin-threaded po natin. Gamit po ang ating dice head. Tapos po nun, dito sa ating lagyan po natin ng union patente na 3-port GI. Meron pong nabibili nito na PVC. Yes. Dahil sabi po nung ating pong nagpapagawa na yung mahusay daw po ay kabit namin. Kaya GI po ang kinuha namin. O ang pinili namin ng materials. Dito rin po sa out po ng ating electric motor pump. Lagyan din po natin siya ng threaded na PVC 3-port diameter. Ito pong PVC na amin pong ginagamit ay Moltex. Makapal po kasi ang Moltex. At lagyan din po natin ang ating patente or Union Patente GI.
daig palang gamit. Ngayon po, sabi ko nga po kanina, kapitan po natin muna ng ikabit at ikita na po natin siya ngayon gamit po ang aming diabete po. Alalay lang po sa paghigpit po nito dahil po ang ating motor pump na ito ay gawa lang po siya sa pundido. Maaari po siyang mag-crack. Kaya alalay lang po sa paghigpit. Mahaba po kasi yung thread ng ating PVC kaya po sinisigurado po natin po ito para hindi po bumaga o magkalik. Ito po ay ikakarit po natin sa ating 82 gallon stainless steel na water tank. Ito po ang water tank na ilalagay. Lagyan po natin ngayon ng Teflon ang ating union patente. Nakasa Teflon. Mas maganda po kasi mas maraming Teflon para po sigurado walang tik. Walang tagas. Walang tagas. Walang tulo. Galing Angeles. Thank you.
Listan po natin ang ating patente gamit po ang ating Yabi Tubo at Vice Grip. Pwede naman po Yabi Tubo at Yabi Tubo. Patente, lalagyan po natin sila ng mga threaded na PVC pipe report. Lagyan po natin ang tape. Lalagyan po natin siya ng threaded PVC pipe. May nabibili pong male adapter na coupling adapter na male, yung po meron na rin siyang thread. Kung meron po kaming dice head, gamit po itong dice head na pang thread ng PVC, hindi na po kami bumili po ng male adapter. Wala po kayong dice head, nire-recommend ako po na bumili na lang po kayo ng male adapter kung wala po kayong dice head. Dad, tapos na po tayo sa ating electric motor pump. Ngayon naman po, pupunta naman po tayo sa ating water tank. Ito na po ang ating 82 gallon stainless steel water tank, gauge 14 po ang kapal niya. Una po, bigat. Lagyan po natin, ito po kasi ang kanyang drain. Lagyan po natin ng street elbow. Ito po metro dito, tsaka po ano, ito na papa elbow. Ito po, dito po sa ating drain. At lagyan din po natin ng threaded na PVC. Mga tinredan ko na po itong lahat kahapon. Iginayak ko na po para po tuloy-tuloy po ang ating pagawa. Ayan, tapos na po tayo sa ating train. Kaya naman po, itayo po uli natin ang ating 82 gallon water tank. Mabigat!
Dito naman po tayo ngayon sa intake po ng ating water tank, kung saan po ang diameter po ng ating intake ay 1 inch diameter din po. Kaya po kung saan gagamitan po uli natin siya ng bushing na 1 by 3/4. Lagyan po uli natin ng tape on. Baka po tinatanong ninyo na pagka po nagtitipot ako ng tape doon, na bumubuka-buka po yung bibig ko, pinipilang ko po kasi yung ikot. Kumbaga, pinaparehas ko po yung kapal lang ikot po ng ating tape doon. Kung saan po, kung napansin nyo po, kung binilang nyo rin, yung po ikot na yun ay 20 ikot or 20 times. Ipitan po natin ulit gamit po ang ating labia tubo. At lagyan din po natin ang ating threaded na PVC. At lagay po natin uli ang ating union patente. Lagyan po uli natin ng tape doon o ating union patente. Thank you.
shredded PVC kong muli. Okay na. Ilan yung oras? Ito po, ang ating shredded na PVC. Okay naman po. Dito po tayo sa taas. Po. Ito pong coupling na to, met ready din po siya. Kung saan po dito po natin ilalagay ang ating pressure switch at pressure gauge. Ngayon po, 3/4 diameter po siya. Kaya kailangan po natin ng ating 3/4 na wafer. Pushing. Pushing po na 3/4 by 1/4. Ito po yun. Lagyan po uli natin ng pressure. Dilim, pag nakaganyan. Yun. Na 1/4 1/4 lang po yung diameter niya or 0.25 lang po, kaya po kinagumpay po 4 inches din po siya. Kailan din po natin siya ngayon ngayon. May nabibili na po ngayon na set po na may kung saan dito po nilalagay ang ating pressure switch at pressure gauge. Nipi po uli na 1/4. Ating pong pressure switch. Ito po ang ating pressure switch. Dito po sa ibabaw. Natin nilalagay ang ating pressure gauge. Ito po ang ating pressure gauge. Ito po ang ating pressure gauge.
Lagyan po natin ng sipon. Ating special sweets, special cakes. May nabibili na po na set neto na yari po sa Batso. Kaya lang po, mas ina-apply ko po kasi na ganito po ang gamitin natin. At eto naman pong coupling na to, ang ating pong out papunta po sa mga poset. Lagyan din po natin siya ng bushing na 1x3 port. Pwede rin naman po na hindi na tayo mag-reduce. Dahil kahit 1 diameter po ito, pagdating naman po sa mga faucet natin, nai-reduce naman po natin siya. Pero mas maganda po, i-reduce na po natin siya kagad. Ayan po natin uli ng Reddit Elbow Happy BC. Yan, lag. Lager yun. Sosyo ng kwan yan eh. Kapag di ayaw na ng tangli ko yan. May natututunan tayo eh. Saan natutunan eh. Nakakapag-tunan naman kasi mag-tunan sila ng anak po eh. At ang ating pong union patente na GI report. Thank you.
At threaded PVC po uli na elbow ay PVC pipe threaded. Po. Tapos na po natin i-set up ang ating water tank at ang ating electric water pump na Jetmatic Deo Pump 1 horsepower. Ito po ang niple na 2x4. Isang po. Ito po ang ilalagay po natin sa ating 2 inches diameter na Moldex pipe. Sa ginawa po natin yung kwento. At ito naman po ang ating coupling na 2x1¼. Ngayon po, iinitan po natin ito. Ito po PVC ang ating deep well. Kaya po natin hinukay dahil kung gusto po ng may-ari na nakalubog at istorbo daw po sa kanilang patwin. Baka daw po may mapatid. Ngayon po, iinitan po natin siya ngayon. Ngayon po, iinitan po natin para po iyan ay lumambot ang ating PVC. Ngayon po, ito po ang ating football. Ito po, football po na 3/4 na may strainer na stainless para hindi humigo po ng mga bato. Lalagay po natin siya sa ilalim po ng ating deep well. Lalagyan po natin ng straw. Ito naman po, ating bushing na 1¼x1. Ito po ang 1¼ niya. At ito po ang 1 inch diameter. Kung saan po, dito po natin ilalagay ang ating coupling adapter for in and out. Thank you.
Pasok po natin siya dito sa ating TBC. At ito naman po ang ating coupling adapter na o tinatawag po na in and out, kung saan po may thread po siya sa labas at may thread po siya sa loob. Kung mapapansin niyo po, threaded po ang coupling. Ito po ang coupling adapter or in and out. Dito po natin siya ilalagay sa top po ng ating straw. Ito po yung ibabaw or top ng ating straw. At straight elbow po ulit at report. Kung saan po, ito naman po, ilalagay po natin siya sa ating coupling adapter. Ilalaglag na po natin ang ating straw sa ating dipwede. Tapo natin siya, paahunin ang tubig sa ating malinaw na yan. Ayan na. Di na ba yun? Sa harapan. Ang ating union patente. Asa ba itik na iparaan niya? Lagyan po na uli natin ang threaded na PVC. Sira ata ito. Strip oil din natin na. Si gawa naman natin. Bahay natin na kanya. Pagka. At lagyan din po natin ng patente o union patente. Kaya po tayo naglalagay po ng union patente just in case po na masira po yung football po natin na ipinasok na straw dito sa ating dipwell, dito lang po tayo tatanggal sa ating union patente.
Paano ba ganyan gamit tubo ngayon? Ano? Aroli. Mga 1-8. 1-8? Saan niyo binili yung makina niyo? Sa Tanks o sa hardware niyo ay ano? Kabug. Sa? Kabug. Kabug. Sa PX, Kapitan Kabug. Hindi siguro magtatagal. Dapat ulit din nalang binili. Tatagal? Mga isang taon lang siguro. Hindi naman. Ano kasi ganyan eh. 5 taon eh. Okay pa. 5 taon? Nasa gumagamit din. Eh, kalakadahan gumagamit din. Ano kaya? Masyado na tatlo, 4 butas siya. 4 butas siya. Hindi, malaki naman yung tank. Yeah. Yan po yung istilasyon po ng ating deep well pump papunta po sa ating electric motor pump. And then, ang ating po out pumunta po sa intake naman po ng ating water tank na stainless steel 82 gallon. Yan po. Ayun po ang ating drain. At ito naman pong isa na gate valve. Yan naman po ang papunta po sa lahat po ng kanyang faucet. Mamaya po natin susugpong yan. Ang gagawin po naman po natin ngayon, ilalagay na po natin ang electrical wiring papunta po sa ating pressure switch. Babala lang po. Tanging mga professional lang po o tanging may kaalaman lang po ang nakakagawa nito. Eh, kung kumuna. Naka-post yan. Eh, ganyan naman din. Kami ng konti. Ito po ang wiring po ng ating Jetmatic. Kung saan po, ito po ang yellow at green. Yan po ang ating ground. Kumo po dito sa atin sa Pilipinas, ang ground po ay tinatanggal po natin ito. At ito lang po ang ating positive at negative. Kung saan naman po, kumo ito po ay alternate current, kahit po magkabaligtad siya, ay ala naman po problema. Okay lang naman po. Ngayon po, lalagyan po natin ng electrical tape ang ating connection ng wire para po hindi po siya magkaroon ng short circuit. Make sure din po na hindi sila magkatapat. Kailangan po magkalayo ang ating wire. Marini. Ito po ang ating wire ng electric motor pump kung saan papasok po natin dito sa ating automatic switch or pressure switch dito po sa tagiliran nito. Ito po. Kung saan po ang atin pong pressure switch o wire na nanggaling po sa ating electric motor pump, dito po natin siya ilalagay sa dalawa na nakagitna po yung ating dalawang wire.
Ito po yung ating isang wire. Dito po natin siya ilalagay sa isa. Kung mapapansin nyo po, 1, 2, 3, 4. Kung saan po, sa 3 and 4 po natin ilalagay. Ito po yung 3. Ito, ito. Dito po sa 3. At ito pong isa, ilalagay po natin sa number 3. Sa 2 and 3 po natin siya nilagay. Okay po, kasama ako. Ngayon po, ito po, submeter. Pinalalagyan po nung nagpapagawa po ng submeter ang ating electric motor pump. Dahil ang susuplayan po ng ating ginawang tubig ay limang bahay daw po. Kaya po, pinalalagyan po ng submeter para po ma-divide niya sa lima kung sakasakaling ano man po ang kukonsumuhin ng electric bill ng kanilang electric motor pump. Pinalalagyan po niya ng submeter. Kaya yan po yung inistila namin from Jetmatic o ating motor pump papunta sa ating pressure switch, at isa pong wire mula sa pressure switch papunta po ng ating submeter. From submeter pumunta po tayo sa ating push button switch at ikinap po natin ang ating live wire sa room number 3. Doon po natin ikinap sa live wire po ng ating kuryente. Dahil ito po yung kanyang kontador. Ito po ang kanyang kontador. Yan po. Kaya po niya nilagyan po ng submeter para po ma-reading niya. Ma-read niya kung gaano po karaming konsumo ng kuryente sa loob ng isang buwan, at ma-divide po niya sa limang bahay na kanyang susuplayan ng ating tubig na pinagawa. Ngayon po, pasasalubungan po natin ang ating motor pump. Kaya pinasasalubungan po natin sa lukuyan. May tupa. Yung kanina, yung tuto ko rito. Habang pinasasalbo natin ang iyan. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Ayan po, almost done. Pinutuloy na po ang ating kinabit na Jetmatic. Gamit po ang ating binauna bitwell at electric motor pump with 82 gallon stainless steel. Palilinawin na lang po natin na gusto. Ngayon po, isinugpong na po namin ang ating papunta po sa mga faucet kung saan po susuplayan niya po ang kanyang 2-story building by 3 apartment, at papunta na po naman po doon sa dalawang bahay. Hintay na lang po natin duminaw ang ating tubig. Sa amin, Don. Ito po, hindi po namin dinikit to. Dahil pagka po dinikit po namin, didiretso po, baka po pumasok po sa loob ng bahay po nila. Kuya,
Eh, kabitan po ninyo to ng hose just in case po na mayroong mga single na maghuhugas ng motor. Lalagay lang po sila ng hose dito at maghuhugas po sila ng motor. Ano siya din? Nakarekta sa amin yan. Oh, nakarekta na po sa inyo yan. Ngayon po. Pagka, ayan, ibig sabihin po, maglilinis yan itong tank, pabubuksan mo. Oh, bubuksan mo lang po ito. Pagka po lilinisin mo yung loob ng tangke, ito po yung drain. Kesa po takpan na po natin yung drain. Para eh, mas maganda po may drain. Hindi, meron po lahat ng drain. Yung iba po hindi po naglalagay. Eh kami po naglalagay po kami. Ngayon po, nakarekta pa sa diwasa yan. Oh, nakarekta nga sa diwasa. Isara mo to. Isara mong ganyan. Pag sinara mo to, buksan mo yung nawasa mo doon. Nawasa gagamitin mo. Ngayon, pagka gusto mong gamitin ng tangke, dapat isara mo muna yung nawasa. Dahil pagka binuksan mo to, eh sinusupplyan mo pati nawasa. Kaya kailangan isara mo muna yung nawasa bago mo buksan dito. Saba, nakawalay na yan. Nakahiwalay nga. Nakahiwalay naman eh. Sarado na sa ipinapaliwanag ko nga lang kay nanay dahil sila nanay ang gagamit. Pag na-nable siya bayaran to, Bek. Mamaya, ito na... Wala ka na ba, Bek? Ala, ala po kayong magiging problema ron.